Dito sa Hex Boyfriend, I will be playing Raya. Si Raya dito, galing siya sa pamilyang mangkukulam. And lumipat sila galing from Japan to stay here in the Philippines dahil sa mga pangyayari in life. And suddenly, may mommy meet siya. Yeah. Napaka-cute ng story nito. Maganda siyang treat para sa Undas at sa mga supporters din namin kasi ito yung reunion project din namin ni Karina. So yung story na to is medyo weird kasi yung character ni Karina eh. Parang natatakot yung mga tao sa pamilya nila. And ako naman ay galing sa pamilya ng mga albularyo. So titingnan natin kung paano nga ba yung magiging problema ng pamilya ng mangkukulam at pamilya ng albularyo. Yes. Sino ba yung mananalo? Mag-aaway ba sila o magbabate? Or yung lugar nila, yung... Yes, and how they will fall in love. Yes. So would you say na ano to, unique, talagang unique yung story nito? Kahit sa inyo, for you na nakita niyo yung script, iba to. So, ako para po sa akin, nung first time ko po makuha tong project na to, actually tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, oh my gosh, first time ko magkaroon ng role na ganito, na very unique and mangkukulam. Tapos from the title, Hex, na parang nanghe-hex talaga siya. So sabi ko, napaka-exciting. And first time ko kasi din na mag-play ng dark role kasi usually light tayo, fun, and very love team, yun ganun. And bata pa kami nung unang mga projects namin. So ngayon sabi ko, iba yung feels nito, no? Tama. Isn't siya dark romcom ba siya-ish? Parang ganun ang... Mas may ano involved ang magic. So hindi lang siya plain na romcom. Meron siyang touch ng parang, wow, may magic. Merong effects, ganun, something like that. So kamusta naman yung bilang reunion project nyo nga? What was it like then working together sa dito sa project na to na kakaiba? Never... Parang hindi nyo pa nagawa before. Ako naman, na-feel ko, itong after yung last namin ginawa, last year na viral? MMK. Ay, MMK. Oh, tsaka viral scandal. After 1 year, feeling ko mas equipped kami. At mas meron na kaming tools. So, mas nadalaan kami ngayon, this time. At wala eh, kabisado na namin yung... At tsaka very... comfortable na kami sa isa't isa. And nandun pa rin yung friendship. So, hindi naman kami nahirapan despite the reunion. And, naging smooth flowing naman dahil parehas kaming excited and game talaga to work again together and with this new project nga na parehas na bago sa aming dalawa. Tapos, bilang ano siya, no, i-premier siya sa YouTube lang siya, no? So, ano rin tingin niyo yung parang perks ngayon na bilang Gen Z? Yung digital na talagang you're, parang iba rin kasi yung pull ninyo sa social media. So, wow. Yeah, thank you. So, di ba, parang ano yung tingin niyo, good idea din bang sa YouTube lang ito muna ipapalabas? Parang ganun for you. Para po sa akin, syempre, hopefully magustuhan ng ating mga viewers and we would not want to close doors naman if sakaling mahalin nila. And I hope so, baka mabuksan tayo ng mga mas malalaking opportunity. Pero right now, sa YouTube muna siya. So, I think ngayon kasi growing talaga yung platform na ang dami ng social media, ang dami ng may phone and techie na talaga tayo ngayon. So, ako naman okay kasi at least accessible sa lahat and mas affordable siya para sa mga... parang nanonood na mga Pilipino. Last few questions na lang. Parang ano rin yung masasabi niyo? Paano kayo, kasi diba iba nga yung characters niyo? So, paano kayo nag-get into character na albularyo? I'm sure hindi ka naman ata mangkukulaw. Hindi mo sure. Sorry, nakalimutan ko tuloy yung question. Paano kayo nag-get in character na ganito? Parang, paano mo inaral yung character mo? Ganito po. Nagkaroon po kami ng script reading with Direk Paco. So, tinulungan niya kaming himayin yung characters. Nag-script read kami together. And solo siya, solo ako. So, aside dun, kasi, of course, may characters ka talagang makukuha na hindi talaga base sa, or madidikit sa totoong buhay mo. So, ako, ang ginawa ko, kumuha ko ng similar sa life experience ko. And, hinalo ko din na, of course, kailangan mo din mag-imagine as actor kung ano talagang feelings nung character mo. Kaya, para sa akin, importante din yung kilalanin mo talaga yung character mo. Parang best friend mo siya. Ganun. Oy, fairness. Last two questions na lang.
kahit naman sabi niyong very different yung story nito, in a way ba, like yung sinabi mo, kinilala mo yung character mo, relatable pa rin siya sa mga tao, kahit pa paano, like, ganyan pa rin. Kahit makukulang ako, ganyan pa rin ma-in-love ang mga tao. Parang gano'n. Actually, yun din dapat sasabihin ko dun sa sinabi niya. Mm-hmm. Super relatable pa rin siya. Kasi ako naman, when I received the character, sabi ko, oh my gosh, ito yung mga kwentong naririnig ko sa mga kapitbahay ko. And sa mga lola ko, lolo ko, mga mom ko, ganyan. So sabi ko, grabe, ito yung kwentong Pilipino. Kasi, di ba, parang dito lang sa Philippines, nauuso yung mga mangkukulam, albularyo. Kasi sa ibang bansa, parang hindi na man sila naniniwala masyado sa mga ganyan. So, dito talaga, para mabibigyan kulay yung ibang, yung culture ba natin, kung paano totoo tayo, di ba? Mahilig kasi tayong maniwala sa mga ganyan eh. So, sabi ko, at least ngayon, mapakita natin yung side na yun na mas mamahalin rin ng ibang mga kultura, ganyan. Okay, last question na lang. As artists, syempre, dahil nga challenge sa inyo itong role na ito, tingin naman after ng shoot na to, nag-grow naman din talaga kayo as an artist. Syempre, di ba, every project? Oo naman po. Lahat, every project naman may natututunan kay. Kahit pang ilang beses na naming work to ni Karina, syempre meron pa rin kaming napupulot. Lalo na iba na yung iba yung nakakatrabaho yung director. May malaking factor din po yung natutulong ng director sa amin kasi iba-iba yung way ng pagtuturo ng mga director eh. So, meron po silang iba't ibang method. So, nadadagdagan po yung skills. Okay. Anong natututunan mo? Kaya ba kasi nang sagot mo? Natuto ka bang kulaw? Nakatitig na ganyan. Hindi naman. At saka dito po, natutuwa naman ako kasi lahat ng nakasama din namin na cast is from Pinoy Big Brother Season 8 na iba't ibang batch lang. Tapos pag parang nagkita-kita kami ulit, tapos ngayon we have an acting project together. So syempre kami parang kakaiba kasi from reality shows, ngayon naman acting show yung ginagawa namin. Tapos yun nga, different set of characters, set of co-actors, mga mom and dads namin dito, iba, director din iba. So I think every new project talaga is a different lesson for the both of us. And yun nga, dahil sobrang unique ng characters namin, parang nadagdagan yung skill set namin when it comes to acting na magagamit pa namin in the future. Thank you guys. Thank you. I'm looking